channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid, kumusta kayong lahat? I hope na sabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito mga kapatid, mag-share po ng Bible verses dito sa Genesis chapter 1. God bless you everyone. Sabi niyo dito mga kapatid, nampasimula ang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at ang walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kadiliman. Ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag ng araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at nahiwalay ang tubig sa kapwang tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at hiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan ng langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan ng lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos ng mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim at pagkakabinhi at punong kahoy at namumunga ayon sa kanyang pagkakakahoy. Sa taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Amen. Magpatuloy natin mga kapatid. At ang lupa ay sinibula ng damo, pananim at nagkakabinhi ayon sa kanilang pagkakapananim. At punong kahoy ay namumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakakahoy. At nakita ng Diyos na mabuti. At naghahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw na kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw at gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng taon. Amen. At maging pinagkatanglaw ng kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw at malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit ng tanglaw ay upang magpuno sa gabi, nilikha rin niya ang mga bituin. At panginilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at ang gabi ay upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti. Amen! Pagpatuloy natin mga kapatid. Thank you, Lord. At nagkahapon na nagkaumaga sa ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, pukulan ng mga sagana ang tubig, ang mga gumagalaw na kinapal na may buhay na magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa na iluwal ng mga kalawakan at pinaghimpapawid. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at ang bawat may mga buhay ay kinapal ng gumagalaw na pinukal ng sagana ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at lahat na may pakpak. At patuloy natin mga kapatid. Nang ibon ay kaniyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasan ng Diyos na masinabi kayo ay magpaalaanakin ng nagpakarami at iyong punuin ang tubig sa mga dagat at pagpakarami ang mga ibong sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga sa ikalimang araw.
At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ay sa kanya-kanyang uri ng hayop at mga kinapal ng umuusad at mga ganid na mga lupa ay sa kanya-kanyang uri at ang kanyang nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang garuid ng lupa at ayon sa kanyang uri at ang hayop. Ayon sa kanilang uri at ang bawat umuusad sa ibabo ng lupa ay sa kanya-kanyang uri nang nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ay sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop at buong lupa at ang bawat sumuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ay sa kanyang sariling larawan. Ay sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila sa lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at kanilang sinabi ng Diyos, kayo'y magpakarami at kalatan ninyo ang lupa ng inyong supulin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, binigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagpapakabinhi na nagkas na sa ibabaw ng balat ng lupa at bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy. Nagkabinhi sa inyong magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon, sa ipapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, na may buhay at ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa at pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Thank you, Lord. At nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natanaw sa mga iyon. At ang 7 araw ay nangyari sa Diyos ang kanilang gawaing ginawa. At nagpahinga ang 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At pinasusan ng Diyos ang 7 araw at ang kanyang ipinangilin sapagkat siya ay pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ay pinangyarihan ng langit at lupa ng likhain noong araw sa gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. At walang lupang kahoy sa parang at wala ng pang-anumang pananim at tumutubo sa parang sapagkat hindi pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit na may isang ulap na napakaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilalang Panginoong Diyos ang tao at ng alabok ng lupa. Hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay na at ng tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. At naglagay ng Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden at dakong silangan at nilagay niya roon at taong kanyang nilang at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na ang nagkalulugod sa paningin ay mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ay buhay. Nang gitna ng kahalamanan at ang punong kahoy ay pagkakilala ng mabuti at masama. Thank you, Jesus. At ang isang ilong ay lumalabas sa Eden at dumilig ng halamanan at mula sa roon na bahagi at nagapat ng tsanga. At ang pangalan ng una ay Piso na ang siya ay lumiligid sa buong lupain ng mga habila na dooy mga ginto. At ang ginto ng lupain niya haon ay mabuti meron din naman doong bidelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Jehod na siya ay lumigid sa buong lupain ng Gosh. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, inilagay ang halamanan ng Eden upang kanya alagaan at iningatan. At inutos ng Panginoong Diyos ng lalaki at sinabi sa lahat ng punong kahoy ng halamanan ay makakain ka ng may mga kalayaan. Dapat ang kahoy ay pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag lang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niya ay walang pagsasalang mamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki at mag-isa, sila nilalang ko ang katulong niya. Thank you, Lord. At nilalang ng Panginoong Diyos ang lupa at lahat ng hayop sa parang mga lahat ng ibon, himpapawid at nagdadala ng sa lalaki upang maalamanan kung ano ang tinatawag niya ang mga iyon. At ang bawat tinatawag ng lalaki sa bawat kinapal ng may buhay na iya ay naging pangalang niyaon. Pinangalan ng lalaking lahat ng mga hayop at ng ibon, himpapawid at bawat ganid ng parang dadapwat sa lalaki ay walang nasumpungan maging katulong niya. Thank you, Jesus. Mga kapatid, nakapag-share naman po ako sa inyo. So let's pray to everyone. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon sa kabutihan niya po sa ating buhay. Pray po tayo. Panginoon, narito po kami kay Jesus Lord. Nagpapasalamat po kay Jesus Lord sa kabuti mo Lord sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig, salamat sa protection ng bawat isa sa amin, O God Jesus. Hallelujah Lord. Pinupuri ka namin Lord, pinapasalamatan ka namin, O God Jesus. Hallelujah Lord. Salamat po kay Jesus Lord sa salita at sa oras na ito Lord na aming narinig, ang aming nabasa ng iyong mga salita, O God Jesus. Hallelujah Lord. Bless to everyone ang iyong mga anak saan man sulok sa mundo. Sa mga nawalan po ng trabaho right now, provide, O God Jesus. Hallelujah Lord, na makahanap po sila ng kanilang trabaho, O God Jesus, Lord. Salamat sa iyong salita, na dito po kami humuhugot ng kalakasan. Salamat sa pagmamahal, salamat sa lahat-lahat na andiyan ka lagi, Lord, sa aming buhay. Thank you for everything. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Thank you, mga kapatid. Keep a smile and don't forget to like, subscribe my YouTube channel and click all notification para lahat po ng aking new upload ay masubaybay niyo po lalong-lalo po ang mga healthy food and Bible verses. Bye-bye! Keep smile! Bye!